Pinatay na mga salaring nakamotorsiklo ang isang radio anchor sa Sultan Pudara. Sa kabila nito, lalo naman daw magiging matapang sa pamamahayag ang isa pa niyang kasamang komentarista kahit meron rin siyang mga natatanggap na death threat. Nasa frontline ng balitang yan, si Jem Abanseria. Sa kuha ng CCTV, makikita ang riding in tandem na dumaan sa tapat ng isang auto shop sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Pumarada sila roon. Pagbaba ng angkas, mapapansing tila may hinugot siya sa kanyang tagiliran. Dumiretso ang dalawa sa loob ng shop. Makalipas ang ilang segundo, tumatakbo silang lumabas, sumakay ng motor, saka tumakas. Tinarget pala nila ang radio commentator na si Jaynard Angeles. Dead on the spot siya matapos barilin sa ulo at katawan. Ayon sa Tacurong Polis, noong nakaraang taon pa may death threat si Angeles. Lumalapit yan sa akin. Anytime now and then na may nagtitext o tumatawag sa kanya. So, inaalalayan po natin. Pinupuntahan po natin yung stations niya. So, may threats? May threats siya before. Kilalang hard-hitting commentator sa radyo at social media si Angeles. Dati rin siyang station manager ng isang local radio station. Kumakandidato rin siya ngayon bilang konsehal sa Lambayong Sultan Kudarat. Dahil dyan, trabaho at politika ang mga tinitingnang anggulo ng pulisya sa krimen. Ngayon, binabantayan din ang co-anchor ni Angeles na si Eric Duga-Duga. Meron din daw siyang mga death threat. Pero nanindigan si Eric na hindi ito dahilan para itigil niya ang pagpuna sa mga mali sa gobyerno at ilang opisyal. May mga threats through Facebook na yan, malapit ka na rin, sunod ka na rin, mga ganon po. Oo, mga ganong information na ikaw daw yung isusunod. Hindi ko ba? Actually, mag-ingat lang talaga. And then, hindi naman ako talagang worried for that. Kasi doon kasi kami sa totoo eh. Walang mababago man, patuloy. Mas paigtingin namin at mas tapangan pa namin. Masama rin ang loob ng iba pa nilang kasamahan sa media. Parang mas mahala pa po yung buhay ng manok kaysa buhay ng tao. So ang akin na lang sa lahat po ng mga leaders dito po sa buong lalawigan ng Sultan Kudarat at sa buong Pilipinas, sana naman tutukan po yung nangyayari sa ngayon na gawan po nila ng solusyon. Upang sa ngayon, wag naman po basta-basta papatayin na lang yung tao. Di naman napigilan ang tatay ng pinatay na mamamahayag na maluha ng aming kumustahin kanina. Napakahirap raw natanggapin na pinatay ang kanyang anak nang walang kalaban-laban. Masakit talaga. Pero tanggapin ko na kasi tanggapin na namin kasi nandiyan na yan. Mami, hindi naman natin may balik ang buhay niya. Ang nauli lang may bahay na si Ivy, di raw alam kung paano bubuhayin ang dalawang anak na iniwan ni Jaynard. Kasi ngayon pala alam ko hindi ko kaya pero alam ko may Diyos. Alam ko nakikita ng Diyos lahat. Kaya bahala na ang Panginoon sa kanila kung sino man ang nagpatay. Nagbabalita mula sa frontline, Jem Avancenia, News 5.